Ang Revelation chapter 19 ay isang chronological chapters. Ito ay senaryo pagkatapos ng chapter 18. Remember, ang chapter 18 ay dulo ng 7 years of tribulation, kung saan ang Mystery Babylon ay pinarusahan ng Diyos sa pamamagitan ng lindol. Ito ay napag-aralan na natin sa part 11c. Ang senaryo ng Revelation chapter 19 ay paghahanda ng langit sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus sa lupa. Bababa siyang kasama ng bilyong-bilyong mananampalataya sa lahat ng panahon. Ito ay kumakatawan sa Old Testament Saints at New Testament Saints, which is ang mga saints na ito ay kumakatawan sa 24 elders. Ang 24 elders ay pinapakita sa atin ng Diyos na ang church ay bababa mula sa langit kasama ni Kristo. Kaya napakaraming tao nito. It seems na halos hindi lang bilyon kundi trilyon-trilyong glorified bodies ito, mga kababayan. Kaya ang church na ito ay sumisimbolo din sa Bride of Christ. Ngayon, dito napapasok yung senaryo sa Revelation chapter 19. Ang Revelation chapter 19 ay sa dulo ng 7 years of tribulation bago mag-second coming of Christ. Kung babasahin po natin ang pahayag chapter 19 verse 1, pagkatapos dito narinig ko isang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito: "Purihin ang Panginoon, ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang." Sabi diya, narinig ko ang tila sama-samang tinig na napakaraming tao sa langit. Well, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay laksa-laksang glorified body na nagsama-sama sa langit, which is ito nga yung naligtas na Old Testament at New Testament saints. Kaya ang description ni Juan Dian ay napakaraming tao sa langit. Pagpapakita na ang mga Kristiyano ay nasa langit talaga habang nagkakaroon ng tribulation sa lupa sa loob ng 7 years. Pahayag chapter 19 verse 2, "Matuwid at tama ang kanyang hatol, hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa mga tao sa lupa sa pamamagitan ng kanyang kahalayan." Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa mga lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ng Panginoon, walang tigil na tataas ang usok na mula sa nasusunog na lunsod. Ang 24 na pinuno at ang 4 na nilalang na buhay ay nagpatira pa at sumamba sa Diyos na nakaupo sa trono. Sabi nila, "Amen, purihin ang Panginoon." May nagsalita sa trono na, "Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat ng mga lingkod niya, dakila o hamakman, kayong may banal na takot sa Kanya." Sa mga verses na yan, pagpapakita na magdiriwang pala ang mga tao sa langit tungkol sa pagbagsak ng Babylonia. At napag-aralan natin sa part 11c na ito ay yung pagbagsak ng One World Government at One World Religion sa lupa. Ito ay mangyayari sa dulo ng 7 years of tribulation, sa dulo ng ikapitong selyo o ikapitong trompeta o sa dulo ng ikapitong mangkok na puot ng Diyos. Ito na ang hudyat ng paghahanda ni Kristo maghari sa daigdig kasamang kanyang bride patungo sa lupa. Verse 6, "Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong na malaking talon at dagundog ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, 'Purihin ang Panginoon sapagkat nagahari ang Panginoon nating Diyos sa makapangyarihan sa lahat.'" Sa verse na yan, napaka-obvious na maraming tao sa langit. Sabay-sabay sila nagpupuri sa Diyos. At ang boses daw ay tila parang ugong ng talon o dagundong ng kulog. Ito'y nagpapatunay na may senaryo sa kalangitan na napakaraming tao. Hindi po ito mga anghel, kundi mga tao. Ngayon ang tanong, sino ang napakaraming tao na ito? Verse 7, "Magalak tayo at magsaya, luwalhatiin natin sapagkat nalalapit na ang kasal ng kordero, nakahanda na ang kasintahang babae." Ayon sa verse na yan, na yung napakaraming tao sa langit ay yung kanyang kasintahang babae o yung kanyang bride. Kung babasahin natin sa English, "Let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready." Nabanggit din ang salitang bride. Ang tanong, bride nino? Ng kordero? Sino ba ang kordero?
Ayon sa John chapter 1 verse 29, si Kristo ang kordero ng Diyos. Kaya ang ideyang salitang Bride of Christ ay nagmula sa verse na ito. Kaya napaka-biblical pala ng Bride of Christ. Ito pala yung verse na yon. Ang tanong, sino ba tong bride na ito? Ang sagot ay nasa verse 8. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteousness of the saints. Sabi diya na yung bride daw ay mga saints o ang church. Binigyan sila ng pinong lino, maliwanag at malinis na kasuutan. At ang kasuutan daw na ito ay stands for the righteousness of the saints. So ang babae pala dito ay yung saints mismo o yung church. Well, obvious na ang babaeng kakasal dito o yung Bride of Christ dito ay yung mga saints o yung church. Kapag sinabing binigyan, regalo lang sa kanya yung damit niya. At yung damit daw na ito ay yung pagiging righteous ng babaeng ito sa mata ng Diyos. Tama, kasi harmonize ito sa sinasabi ni Apostol Pablo. For if by the trespass by the one man, which is Jesus, that reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundance provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Harmonize ang scripture, ang sabi diyan, gift of righteousness. Ang pagiging matuwid natin sa mata ng Diyos ay regalo lamang sa atin ayon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, hindi sa mga gawa mo. Kapareho nang nakita ni Juan na sa future na ang church ay naging matuwid sa mata ng Diyos dahil binihisan lang siya ng puting lino. Regalo lang sa kanya ang kanyang marangyang kasuutan. Spiritually speaking, naging isang magandang babae tayo sa mata ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Kumbaga sa kasalan, ang asawang lalaki ang nagbigay ng mamahaling bridal gown sa kanyang bride. Kaya pareho din sa isang Kristiyano, ang damit ay regalo lang sa kanya mula sa tinapos na gawa ni Kristo. Isa pa sa mapapansin nyo diyan na tama ang teori natin ay yung habang nagkahagulo sa daigdig, ang mga hindi mabilang at laksa-laksang Kristiyano ay nasa langit. Nasa langit tayo habang nagkakagulo dito sa lupa. Kung babasahin muli natin, pagkatapos ito narinig ko ang tila sama-samang tinig ng napakaraming tao sa langit na umaawit ng ganito, purihin ang Panginoon ang kaligtasan, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos lamang. Yan po ang ebidensya na nasa langit po tayo habang nagkakagulo sa daigdig ayon sa verse na yan. Ebidensya na hindi totoo yung mid-tribulation rapture at post-tribulation rapture. Dahil ang mga mananampalataya ay nasa langit sa oras na ito. Kaya sa verse na yan, nagbibigay support na na-rapture muna mga Kristiyano bago mag-second coming of Christ. Kaya yung mga hindi naniniwala sa rapture, paano nyo ipapaliwanag ang verse na ito? Ano ang ginagawa ng mga Kristiyano sa langit habang nagkakagulo sa daigdig? Kung walang rapture, paano nyo ipapaliwanag ang verse na ito? Ngayon, dako na tayo sa timing ng kasalang ito. Una, magkaiba po ang Wedding of the Lamb sa Marriage Supper of the Lamb. Magkaiba ang kasal ng kordero sa piging ng kordero. Kung babasahin uli natin ang verse sa King James Version, "Let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready." Sa verse na yan, ang tinutukoy diyan ay tungkol sa kasal ng kordero, hindi piging ng kordero. Again, gaya ng sinabi ko kanina, ang verse na ito ay senaryo sa dulo ng 7 years of tribulation age. Ang sabi diyan, "For the marriage of the Lamb is come." Kung i-interpret natin na sa dulo daw ng 7 years of tribulation, mangyayari pa lang ang kasalan sa pagitan ng kordero at ang kanyang kasintahang babae. Kasi ang pagkakaintindi natin dyan ay future tense, mangyayari pa lamang. Kung titingnan natin sa Tagalog, dapat kayong magalak at magsaya. Purihin natin ang kadakilaan niya dahil nalalapit na ang kasal ng kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae. Sabi diyan, nalalapit na ang kasal ng kordero. Magpapakita na ang timing ng kasalan ay sa dulo ng 7 years of tribulation. Ang tanong,
Totoo ba talaga na ang kasalan ay mangyayari pa lang sa dulo ng 7 years of tribulation? Well, marami nagtuturo ng eschatology na ang kasalan ay mangyayari pa sa second coming of Christ o pagkatapos ng 7 years of tribulation. Ito po ay malaking mali dahil meron pong misconception sa verse na ito. Ngayon, itama natin. Ang sabi diyan, "For the marriage of the Lamb is come." Ang totoo po niyan, sa original na Greek, ito ay has come, hindi is come. Ang verse na ito ay hindi na-translate ng maayos sa King James Version. Remember, kahit King James Version ay hindi rin perpekto sa pagkakatranslate. There's no perfect Bible translation unless kung babalik ka sa original language, which is sa Greek. Kaya mas mainam kung tingnan natin sa Greek, sa original language talaga. Ang salitang ginamit diyan na iskam ay nakatranslate sa original Greek na eltho. Ang salitang eltho actually naka-aorist tense, naka-active voice at naka-indicative mood. Ang tanong, ano ba ang aorist tense? Ang aorist tense ay terminology ng mga Greek grammarians kung saan ito ay past tense o nangyari na pero patuloy pa rin ang epekto ng pangyayari sa kasalukuyan. Kaya ang totoong sinasabi diyan ay hindi is come kundi has come. Ito'y nangyari na past tense. Hindi niya sinasabing dumating na ang kasal ng kordero kundi nakalipas na ang kasal ng kordero. Hindi ito darating pa lang pagkatapos ng 7 years of tribulation, kundi nagsimula na ang wedding na ito bago matapos ang 7 years of tribulation. Ibig sabihin, ang wedding of the Lamb ay nangyari na. At nangyari ito during 7 years na nasa langit ang mga Kristiyano. Kaya has come ang tamang translation diyan. Actually, mayroong translation na English na tama ang pagkakatranslate. Ito ay ang NIV version. Ang sabi diyan, "Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come and His bride has made herself ready." Kaya has come talaga ang tamang salitang ginamit diyan. This time, tama ang NIV version. Kaya ang kasalan sa pagitan ng mga Kristiyano at ni Kristo ay nangyari during 7 years of tribulation. Hindi pagtatapos ng 7 years of tribulation. Ngayon ang tanong, kung hindi sa katapusan ng 7 years of tribulation ng kasalan, saan ta-timing ang kasalang ito? Ito ba ay sa simula ba ng 7 taon? O sa gitna ng 7 taon? O panahon pa ng church age? Ngayon, sagutin natin ang tanong na yan. Hindi po natin maiintindihan ang verse 7, 8, and 9 maliban lang kung iintindi natin yung sistema ng kasalan pang Hudyo. Ito ay kung papaano kinakasal ang mga Hudyo noong panahon ni Jesus Christ. Dapat po kasi natin maintindihan na ang Bible, ang simulat nito ay mga Hudyo. Dahil ang Biblia ay galing sa bansang Israel. At ang manunulat nito ay mga Hudyo. Kaya napakahalaga na kung pag-aaralan natin ang Bible, dapat familiar tayo sa kultura ng mga Hudyo. Halimbawa nga dito yung issue tungkol sa pag-aasawa. Dapat inaalam natin ang wedding process noong panahon ni Kristo. Kaya nga sa tuwing binabasa natin ang buhay ni Jesus Christ sa four Gospels, maraming sinasabi si Jesus o ginagawa si Jesus na minsan hindi natin naiintindihan. Dahil hindi natin alam ang kultura ng mga Hudyo. Kaya hindi natin alam ang kahalagahan ng mga bagay na sinasabi niya o kahalagahan ng mga bagay na ginagawa niya. Unless naiintindihan natin ang kultura ng mga Hudyo sa kanyang panahon. Kagaya ng senaryo sa Kasalan sa Kana, Parable of the 10 Virgins, at ang Parable of the Wedding. Ang mga parables na ito ni Jesus, hindi natin maiintindihan yan kung hindi natin alam ang kultura ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo. Ngayon, unawain natin ang Jewish marriage process na pananaw pang Hudyo, hindi yung pang Hentil o pang Pilipino. Dahil iba po ang wedding system sa Israel sa panahon ni Jesus Christ kumpara sa kasalan na alam natin bilang Pilipino.
Kaya disclaimer lamang po, ang aking mga sasabihin ay base po sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na base sa Biblia, base sa Jewish Encyclopedia, sa Google at Wikipedia at iba pang nagtuturo ng end times. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Bagamat may biblical passage akong ipapakita, ito ay susuportahan ng mga ilang article din sa mga website. Meron din po akong nakitang website na myjewishlearning.com. Ang article na ito ay pinamagatang Ancient Jewish Marriage. Dito rin tayo kukuha ng impormasyon about Jewish wedding culture. Kaya kaibigan, kung sapat ang iyong pangunawa at hindi saradong pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang pag-aaral sa videong ito. Una, dapat nating malaman sa kultura ng mga Hudyo sa usaping pag-aasawa, hindi uso sa kanila ang panliligaw o pakikipag-date. Ang kasal sa kanila ay nagsisimula sa isang tipan or covenant. Kung i-google mo ito, what is the marriage according to the Jews? Marriage in Judaism is a documentation of a contract between a Jewish man and a Jewish woman in which God is involved. Maliwanag diyan na ito ay magsisimula sa isang kontrata. Ito ay isang kontrata o legal na papel na kasunduan sa pag-aasawa. Ang kasintang lalaki ay nagbibigay sa nobya at sa kanyang pamilya ng isang kasunduan sa kasal o kontrata. Ang legal na kasunduan ito ay naglalaman ng mga rules na iminumungkahi niya para pakasalan siya. At ang pinakamahalagang bahagi ng kontratang ito ay ang halaga na handang bayaran ng kasintang lalaki upang pakasalan ang babae. Meaning, in layman's terms, kung gusto mo mag-asawa bilang Hudyo sa panahon ni Jesus Christ, kailangan mong bilhin ang babae sa magulang para ito ay iyong pakasalan. Binibili ang babae sa kanila ayon sa Jewish customs. Hindi po uso ang ligaw-ligaw doon. Ayon sa myjewishlearning.com, the father received a dowry for his daughter, whereas he had to give a dowry to the prospective father-in-law of his son when marrying him off. Sabi diyan, kung anak mo ay babae, dapat tumanggap ng dote o bayad mula sa lalaki. At kung anak mo ay lalaki, dapat magbayad ng lalaki sa magiging biyanan niyang lalaki. Ang pinaka-importante dito sa contract ay yung presyong babayaran ng lalaki para pakasalan ang babae. At kapag umagree sila sa terms ng kontrata, ang groom ay babayaran ang presyong ito. Kaya maliwanag na may bayarang mangyayari muna bago mo pakasalan ng isang babae noong time ni Jesus sa Israel. Ang sabi diyan, the price paid by the father of the groom to the father of the bride was called muhar. So muhar pala ang tawag doon. You must pay the price first para pakasalan mo ang isang dalaga ayon sa kultura ng sinaunang Hudyo. Kaya kung ikaw ay isang binata sa panahon na iyon at wala kang pera, meaning hindi ka pahandang mag-asawa. Ngayon, maglagay tayo ng isang sketch. Ilagay natin sa sketch, stage 1, the groom paid the price for his bride. Ang letter B ay yung marriage contract. Ngayon, dako na tayo sa seremonya ng kasal. Sabi sa article ng myjewishlearning.com, marriage consists of two ceremonies that were marked by celebrations at two separate times, with an interval between. First came the betrothal, erusin, and later the wedding, nisuin. Ang sabi diyan, ang kasalan ay may dalawang stages. Una, yung erusin or yung betrothal. At yung sumunod ay nisuin o yung wedding. Ang sabi diyan, magkaiba sila ng time period. Kaya sa sketch natin, ilagay natin ang dalawang time period ng kasal. Ang betrothal sa stage 1 at ang wedding sa stage 2. Ngayon, alamin muna natin ang mangyayari sa panahon ng betrothal. Pagkatapos bayaran ng groom ang kanyang bride, sila ay magkakaroon ng ceremonial wedding. At isa sa ceremonial dito ay ang pag-inom ng alak. Ayon sa Wikipedia, sa division ng betrothal, ito ang iyong mababasa. In traditional weddings, two weddings are recited before the betrothal, a blessing over the wine and the betrothal blessing, which is specified in the Talmud.
The wine is then tasted by the couple. So part ng kanilang ceremony sa betrothal ay yung pag-inom ng alak. Ang pag-inom ng alak ay pagpapatibay ng kanilang covenant bilang mag-asawa. Kaya sa sketch natin, ilagay natin ang wine ceremony. Kaya ang betrothal po ay simula ng kasalan. Ang wine ceremony na ito ay pagpapakita na sumasang-ayon ng bride sa kasunduang kasal para sa groom. Kaya dito pa lang sa betrothal ceremony, legal na sila mag-asawa. Dahil ang sabi sa article ng myjewishlearning.com, at the betrothal, the woman was legally married although she still remained in her father's house. She could not belong to another man unless she was divorced from the betrothed. Malinaw diyan na ang babaeng nasa betrothal ay legal na siyang kasal sa kanyang groom. Meaning bago mag-second wedding ceremony, legal na sila mag-asawa talaga. Sa panahon ng stage 1 o betrothal stage, bagamat kasal na sila, nakatira muna ang bride sa bahay ng kanyang ama hanggang sa ikalawang stage ng wedding. Kaya kahit sila ay kasal na, sila ay magkahiwalay hanggang sa time period ng stage 2, which is yung wedding stage. Ito yung oras na para sa kanilang pamilya, kaibigan at sa sarili bilang paghahanda sa pag-aasawa. Isa sa dapat nating malaman sa seremonya ng kasal, bago umalis ang lalaki pagkatapos ng wedding ceremony, ang lalaki ay gagawa ng kaunting talumpati sa kanyang bride. Maari siyang gumawa ng mahabang talumpati o maari siyang gumawa ng maikling talumpati. Ngunit kailangan niya sabihin ang salitang ito. Ako ay pupunta muna sa bahay ng aking ama upang ipaghanda ang isang lugar para sa iyo. Ito ay isang pangako na nangangahulugang hindi kita pababayaan sa panahon ng separation. Ito yung time period na para sa lalaki upang pumunta sa kanyang ama at maganda ng isang lugar para sa babae. At pagkatapos ay babalik siya sa bahay ng kanyang ama. Ngayon pagdating niya sa bahay ng kanyang ama, siya ay gagawa ng dalawang bahay o tirahan. Yung una, maghahanda siya ng silid sa bahay ng kanyang ama kung saan dadali niya ang kanyang nobya sa araw ng kasal. Ang tawag po sa kulturang Hudyo ay ito ay Shaba o Jewish Wedding Canopy. At yung pangalawang bahay ay bahay nilang mag-asawa pagkatapos ng kanilang honeymoon. Kaya sa time of separation, ito ay parehong paghahanda ng lalaki at babae ayon sa kanilang kasunduan. Sila ay legal na kasal ayon sa Jewish customs noong panahon ni Kristo. Isang magandang halimbawa dito ay ang kasalan ni Maria at ni Jose na magulang ni Jesus sa laman. Kung babasahin natin ang verse, "Now the birth of Jesus Christ was on the wise when his mother Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost." Ngayon, analyze natin ang verse. Ang sabi diyan, Mary was espoused to Joseph. Ang salitang espouse diyan, kung titingnan mo sa Greek, ay neostio. Ang meaning ay betrothed. Ibig sabihin, kasal na sila sa unang stage. Kaya si Maria at Jose ay kasal na o nasa betrothal stage na sa oras na ito. Legal na silang mag-asawa. Ayon sa context diyan, natagpuan ni Jose na nagdadalang tao si Maria bago pa sila ikasal. Ang bago pa ikasal dito malamang ay yung wedding day o yung stage 2. Na matagpuan ni Jose ang nagdadalang tao si Maria, balak niya itong hiwalayan ng lihim ayon sa verse 19. Kaya sa panaginip ni Jose, kinausap siya ng anghel na huwag matakot dahil sa banal na espiritu ang pagdadalang tao ni Maria para ipanganak si Jesus. Mula verse 18 hanggang 23, kung babasahin niyo by its context, pinapakita na kasal sila ni Jose. Pero magtataka kayo sa sinasabi sa 24. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Pareho din sa English, and took unto him his wife. Ngayon, kung hindi mo alam ang Jewish marriage process ng panahon ni Kristo, maaring tanong mo, bakit pakakasalan pa lang ni Jose si Maria sa verse 24, pero sa verse 18 ay kasal na sila? Well, dahil dalawang beses nga ang kasalan ng sinaunang Hudyo nung panahon ni Kristo. Stage 1 ang betrothal, stage 2 ay yung actual wedding. Sa istoryang ito, kasal sila legally by betrothal.
Pero di pa sila nakakasal sa stage 2, yung wedding day mismo. Kaya ang istorya ng kasal ni Jose at Maria ay isang magandang halimbawa na mayroong dalawang kasalan ang Jewish customs. Ngayon, dumako na tayo sa araw ng kasal, yung stage 2, the wedding day. Kung babasahin natin sa faithequip.org, the groom would go to the house of the bride on the wedding day to fetch her to his home. Sa wedding day mismo, susunduin ng lalaki kasama ang kanyang best man ang mga abay sa kasal para kunin ito sa bahay ng ama ng babae. Sa araw ng kasal, dadalhin ng lalaki ang kanyang bride sa bahay ng kanyang ama. Kaya sa ating listahan, ilagay natin sa stage 2, the groom will pick up his bride. Sa wedding day mismo, ang groom kadalasan pumupunta ng gabi para sunduin ang kanyang bride para magsama na sila. Kasama dito sa pagsundo ay ang best man at ibang mga lalaking escort na umalis sa bahay ng ama ng lalaki para sunduin ang babae. Sila ay gagawa ng isang prosesyon na may mga torchlight papunta sa bahay ng bride. Pagamat ang bride ay ini-expect niyang dumating ang groom, pero hindi niya alam ang eksaktong araw o oras ng pagdating ng groom. At dahil alam ng groom na hindi alam ng bride na siya ay darating, magkakaroon ng isang malakas na sigaw, isang sigaw na ina-announce ang pagdating ng groom sa bahay ng bride. Kaya magiging aware ang bride kapag parating na ang groom. Pagkatapos magkita ng groom at bride, ang buong wedding party ay babalik sa bahay ng ama ng groom kung saan ang lahat ng bisita sa kasal ay nagtipon-tipon na doon. Pagkatapos ng pagdating, ang bride at ang groom ay sasamahan ng mga miyembro ng wedding party. Ang wedding party na ito ay mga abay na mga dalagang may hawak-hawak na ilawan. Ito ay senaryo na nabanggit din ni Jesus sa Mateo chapter 25 tungkol sa parable of the 10 virgins. Kaya ang 10 virgins ay hindi yung bride, kundi mga abay lamang. Sila ay abay sa pagsalubong sa groom at sa bride sa pintuan. Kaya yung lalaking ikakasal ay papasok na sa wedding party at mag-aantay doon ng mga dalagang may handang ilawan. Ang mga wedding party participants na ito ay e-escortan papunta sa silid para sa groom at bride. Ito ay silid na inianda ng lalaki para sa kanyang bride. Then, ang kwartong ito ay sasaraduhan at mag-aantay sa labas ang mga abay sa kasal habang ang mag-asawa ay magkukulong hanggang matapos ma-fulfill ang kanilang kasal or sexual union. Ang sexual union na ito ay tinatawag na consummation of marriage. Ngayon, pagkatapos ng consummation of marriage, lalabas ang groom at bride sa kanilang wedding chamber. Magse-celebrate ang guests at ang best man ay magsasalita ng "The marriage has been consummated" or "Ang kasalan ay ganap na." Ngayon, hindi po yan marriage supper dahil ang pagdiriwang na ito ay pagdidiwang sa loob ng 7 araw. Inuman, pista ng pagkain at mangyayari ito sa loob ng 7 araw o 1 linggo. Ayon sa Google, the week after the wedding, in tradition, bride and groom do not embark upon a honeymoon immediately after the wedding. They remain for a full week or 3 days if the second marriage for both to celebrate. Sabi diyan, tradisyon ng mga Hudyo, ang mga ikakasal ay hindi nagsisimula sa isang honeymoon kaagad pagkatapos ng kasal. Nananatili sila sa 1 linggo upang ipagdiwang ang kanilang kasal. Kaya ilagay natin sa listahan na isang time frame, 7 days of wedding celebration. Ngayon, dumako na tayo sa stage 3, the newlywed o bagong kasal. Pagkaraan ng 7 araw, lalabas ang bride at groom sa kanilang kwarto. Gagawin nila ang kanilang pinakahihintay na pagpapakita sa mga bisita. Pagkatapos, magkakaroon ng isang masayang piging na kilalang-kilalang bilang marriage supper o piging ng kasal. Ibig sabihin, ang marriage supper ay pagkatapos ng 7 days wedding celebration. Isang masayang piging ito, lahat ng tao ay invited sa malapiestang piging na ito. At nahalimbawa nga ito ni Kristo sa parable of the wedding. Kaya sa sketch natin sa stage 3, nangyari yung marriage supper. Pagkatapos ng marriage supper, aalis ang bride at ang groom sa bahay ng ama. Hindi sila titira kasama ang ama ng lalaking ikinasal.
Dahil partikular na sinabi ng Diyos na dapat iwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina, dapat makisama sa kanyang asawa, at silang dalawa ay magiging isa. Ngayon, hindi ka pwedeng umalis ng bahay mo, maliban lang kung ikaw ay single or may problema sa bahay. So anong gagawin nila? Pupunta sila sa bahay na itinayo ng hinanda ng lalaki para magkasama sila sa iisang bahay habang buhay. Kaya ilagay natin sa sketch yung newlywed pagkatapos ng marriage supper. Susunod dito ay yung the union of groom and bride under the same house. Yan po ay time frame. Diyan po nagtatapos ang ancient Jewish marriage. Ngayon ang tanong, ano ang connect ng Jewish marriage process sa prophecy ng the bride of Christ in the end times? Well, kung titingnan natin sa sketch, mukhang dito kinuha ng Diyos ang kanyang plano sa pagitan ni Kristo at ng kanyang iglesia o mananampalataya. Maaring malaglag ang iyong panga na ito pala ang pinaghuhugutan ni Kristo ng mga apostol kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia mula ipanganak ang Christianity hanggang sa ikalawang pagbabalik ni Kristo. Maganda siguro kung isa-isahin natin. Sa stage 1 yung betrothal. Sa groom paid the price of his bride and marriage contract. Ayon sa ancient Jewish marriage, ang groom ay babayaran ang kanyang bride para pakasalan ito ayon sa marriage contract na ipepresent ito. Well, ito ay ginawa ni Kristo sa kanyang bride nang siya'y namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Dahilan kung bakit tayo lumaya sa kasalanan. Ito'y paglalarawan sa finished work of Christ kung paano niya tayo binayaran para sa ating kaligtasan. Kung babasahin natin ang 1 Corinto chapter 7 verse 23, malaking halaga ang pinantubos sa inyo ng Diyos, huwag kayong paalipin sa mga tao. At sinabi rin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Sa mga verses na yan at marami pang mga verses sa Bible na nagsasaysay na binayaran ni Kristo ang utang natin o ang ating kasalanan. Nang sa gayon, ang sino mang manampalataya sa tinapos niya ay may buhay na walang hanggan na kasama niya. Dito nagsisimula ang kapanganakan ng iglesia o kapanganakan muli ng isang tao kapag nanampalataya siya sa tinapos na gawa ni Kristo. Sumunod sa stage 1 betrothal ay yung wine ceremony. Ayon sa ancient Jewish marriage, part ng kanilang betrothal ceremony ay ang pag-inom ng alak. Ang pag-inom ng alak ay pagpapakita ng kanilang covenant bilang mag-asawa. Ang betrothal po ay simula ng kasalan. Ang wine ceremony na ito ay pagpapakita na sumasang-ayon ang bride sa kasunduang kasal para sa groom. Ito ay ginawa rin ni Kristo sa kanyang bride. Ang wine ceremony na ito ay ginawa na ni Kristo sa harapan ng mga alagad sa huling hapunan, gabi bago siya mamatay sa krus. Gaya ng isang groom na bago umalis, nagbigay siya ng wine ceremony. Kung babasahin natin ang talata ng Biblia, 1 Corinto 11:25, matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito." Sa verse na yan, bago umalis ang ating Panginoong Hesus, nag-alay siya ng wine ceremony sa kanyang iglesia. Ang alak na sumisimbolo sa pagpapatibay ng bagong tipan. Ang bagong tipan na ang sino mang manampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi diyan, tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Ngayon ang dahilan kung bakit ang church ay inaalala ang Panginoon sa pamamagitan ng Santa Cenas o pag-inom ng alak at pagkain ng tinapay. Dahil inaalala natin ang tipan ni Kristo sa kanyang iglesia, ang kanyang kamatayan sa krus at ang pangakong pagbabalik ni Kristo para tayo ay kunin. Kaya kapareho rin ang ginagawa ng groom ang ginawa ni Kristo bago siya umalis dito sa mundo noon. Kaya ang marriage contract at wine ceremony ay lumalarawan sa assurance of our salvation. Sumunod sa stage 1 betrothal, the groom's promise, "I go to prepare a place for you."
Ayon sa ancient Jewish marriage na pinag-uusapan natin kanina, bago umalis ang groom, magbibigay siya ng isang speech sa bride at sa harapan ng kanyang ama, ang katagang, "I go to prepare a place for you." Well, ang nakakakilabot at nakakaiyak dito, sinabi rin ito ni Kristo para sa ating mga Kristiyano. Kung babasahin natin John chapter 14 verse 2, "In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you." Nabanggit din ang katagang, "I go to prepare a place for you." There are many rooms in my Father's house, and I'm going to prepare a place for you. I would not tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself. Kung babasahin natin sa Tagalog, "Sa bahay ng aking ama maraming silid, paroroon ako upang ipaghanda ko kayo na matitirhan. At kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko." Di ba kayo kinikilabutan sa verse na yan, mga kapatid? Kuwang-kuwa ni Kristo yung eksaktong script kung ano yung mangyayari kapag ang babae at ang lalaki ay kinakasal ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Ang sabi diyan, babalik daw siya para ipaghanda tayo ng matitirhan at isasama daw niya tayo sa bahay ng kanyang ama. Ang tanong, saan ba yung bahay ng kanyang ama? Well, ang sagot diyan, saan ba pumunta si Jesus? Biblically, sa langit. Kaya ang pag-akyat nating mga buhay sa langit ay matutupad nga ito sa araw at oras ng rapture. Kaya ito ay lumalarawan na we will be raptured someday. Pagkatapos ng stage 1 betrothal, married but separated. Once na ikaw ay maborn again, ikaw ay kasal na kay Kristo at ikaw ay kabahagi na sa katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristong ito ay ang kanyang iglesia. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo na, ikaw ay tatatakan ng kanyang espiritong banal hanggang sa araw ng rapture. Kung babasahin natin ang Ephesians 1:14, ang espiritong katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos para sa atin, hanggang sa makamtam natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Ang sabi diyan, ang espiritong banal ang tatak ng Diyos sa atin bilang pangako ng Diyos o ni Kristo para makamtam natin ang lubos na kaligtasan. Ang lubos na kaligtasan na sinasabi diyan ay araw ng rapture. Napapalitan ng Diyos ang ating katawang lupa sa maluwalhating katawan o glorified body. Kaya kapag nasa glorified body na tayo, masasabi natin na lubos na ang ating kaligtasan. Kaya sa araw ng rapture ang binabanggit ni Apostol Pablo diyan. Kaya ang time of separation ay lumalarawan sa church age. Ang pinagdadaanan ng church age na halos 2,000 taon na nag-e-exist. Kaya ang stage 1 ay lumalarawan sa first coming of Christ. Kung ano yung na-accomplish ni Kristo noong kanyang first coming. At ito nga yung pagkatawag ng kanyang iglesia. Sumunod sa stage 2 nung wedding day, una dito ay yung the groom will pick up his bride. Ayon sa ancient Jewish marriage na kagaya ng sinabi ko kanina, pagkatapos ng period of separation, ang groom kadalasan pumupunta ng gabi para sunduin ang kanyang bride para magsama na sila. Kasama dito sa pagsundo ay ang best man at iba pang mga lalaking escorts na aalis sa bahay ng ama ng lalaki para sunduin ang bride. Sila ay gagawa ng isang prosesyon na may mga torchlight papunta sa bahay ng bride. Sa pamamagitan ng pagsigaw, darating ang groom kasama ang ibang kalalakihan para sunduin ang kanyang bride. Well, ito ay gagawin din ni Kristo sa kanyang bride balang araw. Mangyayari ito sa araw ng rapture. Babasahin natin ang 1 Thessalonica 4:16-17. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng Arkanghel, ang tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay sa sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa impapawid. Sa gayon, makapiling natin siya magpakailanman.
Kaparehong-pareho ng senaryo ng rapture ang pagsundo ng groom sa kanyang bride ng 10 oras ng gabi. Nadarating ang rapture na gaya ng magnanakaw sa gabi. Kapareho din ng idea na unexpected ang pagdating ni Kristo gaya ng isang groom. Ang maririnig na pagsigaw sa prosesyon ay katumbas ng pagtunog ng trumpeta. Kaya ang senaryong pagsundo ng groom sa kanyang bride ay kaparehong-pareho ng senaryo ng rapture. Kaya nga ang the groom will pick up his bride ay lumalarawan sa the day of rapture. Sumunod sa stage 2, wedding day, ay yung 7 days of wedding celebration. Ayon sa ancient Jewish marriage, na gaya ng sinabi ko kanina, sa tradisyon ng mga Hudyo, ang mga ikakasal ay mananatili sila sa isang buong linggo o 7 araw upang ipagdiwang kanilang kasal. Well, ito ay gagawin din ni Kristo sa kanyang bride balang araw. After ng rapture, 7 years tayong nasa langit habang 7 years naman ang tribulation sa lupa. Dito gaganapin ang Bema Judgment at ang 7 taon na ito ay 7 taong celebration ng kasal or honeymoon natin sa ating Panginoong Jesus. Hindi naman po ito literal na honeymoon, kundi ito ay 7 taong celebration ng pagkakaligtas sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ganap tayong ligtas, kaya ang celebration na ito ay 7 taon sa langit. Kaya parehong-pareho talaga ang Jewish marriage sa prophecy of Christianity. Kaya ang 7 days of wedding celebration ay lumalarawan sa 7 years in heaven ng mga Kristiyano. Kaya ang wedding day lumalarawan talaga sa the day of rapture. Sumunod ay sa stage 3, yung newlyweds. At napapaloob dito ang pangyayari sa marriage supper. Ayon sa ancient Jewish marriage, ang bride at groom ay lalabas sa kanilang kwarto after 7 days para sa paghahanda ng piging. Pagkatapos ay magkakaroon isang masayang kainan o piging na kilalang bilang marriage supper. Ibig sabihin, ang marriage supper ay pagkatapos ng 7 days wedding celebration. Ito ay gagawin din ni Kristo sa kanyang bride balang araw. Ito ay mangyayari sa second coming of Christ after 7 years in heaven o 7 years tribulation dito sa earth. Bababa ang mga Kristiyano kasama ni Kristo upang i-celebrate ang marriage of the Lamb na ipagdidiwang ng buong mundo. Kaya ang marriage supper ay lumalarawan sa marriage supper of the Lamb. Kaya ang stage 3 ay lumalarawan sa second coming of Christ. More on this topic sa part 14. Sumunod, pagkatapos ng stage 3 ay yung the union of groom and bride under the same house. Ayon sa ancient Jewish marriage, pagkatapos ng marriage supper, aalis ang bride at groom sa bahay ng ama. Hindi sila titira kasama ang ama ng lalaking ikakasal. Sila ay titira sa iisang bubong na binili ng groom para sa kanyang bride. Ito ay gagawin din ni Kristo sa kanyang bride balang araw. Aalis tayo sa langit at bababa sa lupa. Tayo ay maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa. Dahil ang daigdig na ito ay binili na ng ating groom na si Kristo. Binili na niya ang planetang ito para sa ating magiging bahay kasama si Kristo. Maghahari tayong kasama ni Kristo dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. At ito'y pag-uusapan natin sa part 15. Kaya ang the union of groom and bride under the same house, ito ay lumalarawan sa millennial kingdom of Christ. Ngayon, ang tanong uli natin, kailan kinasal ang kordero? Technically, noong panahon na nagsimula ang Christianity. Kaya simula 33 AD, sa tuwing ang isang tao ay naboborn again, symbolically, ikinakasal na siya sa kordero sa panahon na naboborn again ang isang tao. Kaya kung sa the moment na ikaw ay maborn again, symbolically, ikaw ay kinasal na sa ating Panginoong Jesus. Yun ang dahilan kung bakit naka-eros tense ang has come sa Revelation chapter 19 verse 7 na pinag-uusapan natin kanina. Ikinasal na ang kordero at patuloy pa rin ang epekto nito hanggang ngayon. Ngayon sa sketch na ito, what a coincidence na magkapareho ang Jewish marriage process sa history and prophecy of Christianity? Napaka-misteryoso nito, kaibigan. Ito ba talaga ay coincident lang? O talagang ito ay misteryosong plano ng Diyos sa mga tao magiging bahagi ng kanyang iglesia? Ayon sa Efeso chapter 5 verse 30 to 31,
tayong mga bahagi ng kanyang katawan gaya ng sinabi sa kasulatan dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Sa verse na yan, inuugnay ni Pablo ang iglesia sa katawan ni Kristo at inuugnay dito ang pag-aasawa. At malinaw na napag-aralan natin na ang relasyon ng iglesia kay Kristo ay gaya ng pag-aasawa. Magiging malinaw ito sa verse 32. Ito ay dakilang hiwaga na aking inihayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Sabi diyan yung mystery at ang mystery na ito ay yung ugnayan daw ni Kristo sa church bilang mag-asawa. Ito na kaya marahil ang misteryo na sinasabi ni Pablo diyan na ang ancient Jewish marriage process ay parehong-pareho ng proseso ni Kristo na sagipin ang kanyang iglesia sa mga huling araw. Kaya kaibigan, kung ikaw ay mananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo, ikaw ay ligtas na at symbolically kasal ka na sa ating Panginoong Jesus. Ngayon kaibigan, ating napag-aralan verse by verse kung ano ang misteryo na bumabalot sa Bride of Christ. Pagpapakita na ang iglesia ay lumalarawan sa babaeng ikakasal kay Kristo, na ang totoong na born again pala ay symbolically kinasal na kay Kristo at ang wedding celebration na ito'y mangyayari sa araw ng rapture. At pagkatapos ng 7 years, ang malaking piging ng kordero ay mangyayari pagbalik natin dito sa daigdig. Ang Marriage Supper of the Lamb ay ating pagpapatuloy sa part 14. Sa ngayon, wala akong idea kung literal ba na kasalan ang mangyayari sa langit o hindi. Ang Bride of Christ ay symbolically pagpapakita din na kung gaano kamahal ni Kristo ang kanyang iglesia, na walang dahilan ng Diyos para manatili tayo sa daigdig during 7 years of tribulation. Na pagkatapos ng 7 years natin sa langit, bababa tayong kasama ni Kristo para maghari kasama niya. Ngayon ang tanong, sa second coming of Christ, bakit ganito ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Part 13.